Jesus. Hello guys, welcome to my channel. If you're not yet a subscriber, please do subscribe and hit the notification bell for you to be updated of my upcoming videos. For tonight's vlog is we will do the pothos propagation. So as you can see right behind me, ito yung mga pothos ko. So nag-ano na sila, sobrang lush na at the same time sobrang haba na nila. So I need to trim them down for us to ano, for us to have a new set of photos at the same time para magiging healthy din sila. It's like a hair good, parang kung kailangan mong i-trim yung hair mo para magiging healthy din siya, 'di ba? So ganun din yung mga halaman natin pag sobrang ng haba, especially sa ganitong klase ng type ng halaman ko na hindi nakakapit sa wall. It's okay if they have pool or sa wall sila nakadikit kasi yung roots nila nag-aabsorb ng moisture doon sa like sa kahoy or sa tawag ni cemento. But this is typical type na hanging lang siya. I also have photos na nakalagay sa pool. Actually nakalagay na siya sa pool ng ganito. So mahaba na din siya. So tingnan niyo kung gano'n na siya kahaba. The same thing, no? Yung mga roots niya nasa yung mga ano niya na nasa baba. So kailangan natin siyang i-trim for us to have better na tawag nito, mas better na healthy yung plants natin. Ito yung some of my water propagation. So ganito lang ginagawa ko kasi pag sobra kasing dami na hindi mo na malagaan. Ganito, check. So here are some of my water propagation na photos. Nakalagay lang sila sa water. Tapos lush naman sila. So ang kagandahan kasi pag water propagation, okay naman sila. See? Oh. Okay naman yung dahon nila, healthy, oh. Shiny pa. At the same time, ano sila? Di mo na kailangan diligan every day. Yung nasa taas lahat. Ano yan? Water-based na plants. So, dito naman sa kabila, dito naman, eto naman yung ano natin. Eto yung favorite area ko. Kasi eto yung ano, napakahaba niya, napaka-lush, napakataas na, but I need to trim them down para magiging healthy siya. Para nagiging kurtina ko sila. Curtains. Yan. Ito yung halaman collection ko dito. And even on my bedside, this is my bed. And I also have a green, collections. So, yan. yan. So, I need to, to trim our, yung photos natin. Tuturuan ko kayo kung paano gawin in water-based lang, water propagation lang natin. Yan. So, yun sila. So, ang haba na kayo. Sobra ng haba, oh. Lampas, floor. So, hindi na healthy. Yung iba, oh. Dito na nag sa mga, rooster collections. Tapos, yung iba, dito na naman, oh. See? Ang haba na nila. Yan. So, kailangan natin silang i-trim ngayon. We only need, gunting. So kailangan lang natin base jar or base or any lalagyan, basta may lagyan niyo lang ng water. Tapos a pair of scissors kasi kailangan natin silang putulin. Okay? I will teach you on how to cut proper cutting of photos, no? So ganito 'yon. So pag photos kasi ang lalash na nila, so sobra na nilang haba. So di na sila magiging healthy. But in proper cutting of photos is like ako kasi ginagawa ko kasi para to ensure na buhay sila, huwag kayong magka-cut sa dito nag nabanda.
no, yung maliliit pa. So dapat yung super green na, yung dark green na yung stem like ganito. So you have to cut sa ano below the nodes. Yan. Below the nodes. Ito kasi yung nodes. Dito kasi lalabas yung ugat. See? Meron na siyang ugat. So, mabubuhay na to. So, you have to cut it here. Dito banda. No? So, you have to cut it here para, ano siya? Mabubuhay siya kasi dito yun lalabas yung roots niya. Ito, actually, roots na to. But if itong plants na to, nakakapit na to sa, ano, sa wall or sa pool niya, lalago na to sobra. Yan. Ganun pag-cut ng ano natin. So, see? Kailangan na natin yung i-cut. Kasi sobrang lush na niya. So, I'll be cutting. Huwag kayong matakot mag-cut ng ano, ng plants nyo. Especially on this kind of photos. See, imagine before nag-cut ako dito. Kinat ko na siya. Tapos, uusbong naman yung bagong ano dito. Ang bagong baby niya. So, see? Ito na naman, puputulin ko naman to dito sa taas na. Dito na sa taas. Eh, para dalawa na yung lalabas dyan na ano, na nodes. So, ganyan lang. So, don't be afraid to cut your photos. It's because napaka-healthy for them na makat sila. Especially pag ganyan, sobrang ng lush. So, I'll be cutting my photos and then I'll be, ano lang, pakita ko sa inyo kung ilan yung dapat na, dahon na kailangan yung tanggalin bago nyo siya i-cut. So, especially kasi pag nakita nyo yung photos nyo na ganito na, see? Wala na siyang dahon, nalalagas din yung dahon, meaning, hindi na siya healthy. So, you have to save this. Yung sa baba, you have to save this babies para ito, kailangan natin itong putulin sa gitna. Okay? So, we need to cut it here and then cut it here also kasi hindi na to tutubuan ng dahon. So, stem lang siya. So, meaning, wala na siyang nutrients enough to feed up all the leaves down there. So, lahat yan malalaga. So, kailangan mong i-save yan para to survive. So, dami na nating kailangan gawin ngayon. So, cut na natin lang. Yan lahat. So, ano guys? Umpisa na natin mag-cuttings ng photos para mapropagate na natin at mailagay sa water. At the same time, let's wait for about siguro mga 3 weeks to 4 weeks or even a month na tutubo na yung ugat niya sa water. Tapos you can propagate it in the pot. Lagyan mo lang ng lupa, tapos yung lupa mo dapat nakamix din siya ng rice hull. Alam niyo yung rice hull, yung sa Bisaya niyan is tipasi. Oh, that's because it gives moisture to the mix mo lang sa yung ginagawa ko kasi pag photos is 1:1, isang cup ng ang black soil, isang cup ng rice hull para yung water niya, ang moisture niya ma-maintain niya. At the same time easy to maintain kasi what happened is pag sobra yung soil na, yung black soil, yung soil ng pure na tawag nito, pure talaga siya. Pag natuyo, sobrang tigas na, and then naiipit na yung ugat. So, dapat, para na siyang nagiging semento, diba? So, sometimes kasi we are busy in life and then we cannot, hindi natin ma-maintain yung natin. Check my dogs. Hindi natin ma-maintain yung tawag nito, yung water nila. So dapat naka-ano lang sila, naka
naka-ano siya, moistured lang siya. And at the same time, don't overwater your photos kasi namamatay sila pag nasobrahan nyo sila ng tubig. So, I do watering them every 3 times. Kung rainy seasons naman, twice a week lang. Pag summer, kasi sobrang init. So, I make it to the point that they are not dehydrated. So, ginagawa ko MWF, nag-ano ako, water. Next time, I'll be vlogging also on how to... Di kayo nag-a-ask kung paano ko yan na-maintain ng ganyan and how I water them. Sige, next vlog, i-vlog yan kung how, ano... Mahirap mag-maintain ng ganitong halaman sa loob ng kwarto mo, ha? Sa loob ng kwarto mo. So, you have to... Sometimes overwater sila, sometimes you have to feed them. It's because parang baby mo na yan, alaga mo na yan, and in respond naman sa kanilang ano, they give you a good air purification, binigyan ka nila ng good ambience, so kailangan alagaan mo din sila, di ba? Yan, so dapat magiging responsible plant parent ka, plant parent, ha? So yan yung mga babies ko. So, ang dami niyan. Wala pa yan sa rooftop ko. Next time, tutur ko kayo sa rooftop ko. Sobrang dami. Sobrang dami. Sige. Let's start cutting na our photos so that we can start propagating. And for those who want to have this cuttings, PM, message me, and I'll give you some of my babies. No worries. It's for free. Really, it's for free. Kasi sobrang nilang dami, so I cannot maintain each one of them. I don't want to let them die, di ba? So kailangan ko naman silang alagaan. So dapat, kung deserving kang alagaan, bigyan kita. So dapat, responsible plant parent ka din. Okay? Sige, let's start cutting na. Dami kong ingay.